Hi again, si Susan Caboy ito for another episode ng ating Teach Me How YouTube channel, kung saan ang pinag-uusapan natin dito ay tungkol sa business, investing, at lahat ng bagay na makakatulong para sa ating financial transformation. Okay, so start na tayo. Maganda yung pag-uusapan natin, kaya make sure na meron kang pen and paper dyan sa tabi mo para wala kang ma-miss sa aking mga sasabihin. Okay. So, ang topic natin for today is paano ba tayo makakapag-set aside ng emergency fund. Okay. So, ano ba emergency fund? So, yung emergency fund, ito yung pera na naipon natin, na inalat natin para sa time na meron kang pangangailangan ng mabilisan. Okay, for example, mga bagay na hindi mo inaasahan, nagkasakit ka, nagkasakit ang anak mo, ang kapitbahay nyo, joke, na nagkasakit ang nanay mo, or kahit sino sa family. At least kung meron kang emergency fund, meron kang natatabi sa alkansya or sa account mo, meron kang bubunutin, okay? So, hindi mo na kailangang manghingi pa kung kangino o mangutang pa. Usually, pag nangutang, syempre may interest, di ba? May tubo. At iyon yung iniiwasan natin. Kaya dapat makapaglaan tayo ng small amount of money na continuous ka mo isinisave para sa emergency fund. Okay? So, number one, paano natin gagawin yon? Prioritize it on your budget. Okay? Di ba pagka nagbabayad tayo ng kuryente sa Meralco, ng mga bills natin sa internet, sa tubig, di ba? Talagang sineset aside natin yan. Binubukod muna ito para sa tubig, sa kuryente, yan, para sa internet mo. So, lahat ng mga bills natin, lahat ng bayarin natin, nakaset aside na yan. Ito sa pagkain. So, isama mo na rin yung emergency fund, di ba? Isama mo na rin sa mga priority mo na every time na due date na itong mga bills mo. So, kailangan magsiset aside ka rin ng konting amount para doon sa emergency fund. For example, nag-earn ka ng 20,000 a month, di ba? So, maglagay ka ng at least mga 500 pesos, di ba, or 1,000 doon sa emergency fund mo. At magugulat ka na lang in 12 months, in 1 year, nakaipon ka na pala ng ganito. Pero kung pag sinabi natin emergency, pang emergency lang talaga. Hindi yung meron kang nakitang magandang cover ng cellphone, bibilin mo o kukuha ka sa emergency fund. So, hindi ganon. So, dapat kukuhanin mo lang siya, o much better, ilagay mo sa bangko para magkaroon siya ng interest. And then, kung kailanganin mo, tsaka ka na lang mag-withdraw. Okay, kaya nga sinabing emergency eh. Doon sa mga oras na mga pangailangan natin. Diba? Na unexpected. Parang ano lang yan, parang yung kotse. Diba? Kotse or kahit na anong sasakyan, meron siyang spare tire. Diba? Para just in case na ma-flatan siya ng gulong, meron siyang nakatabi na tire na ikakabit na lang niya. Hindi na siya maghahanap ng bilihan ng gulong para bumili pa ng gulong dun sa mismo oras na yon. Okay? So, yun yung emergency fund. Okay? So, number two, use auto-deduction. So, kung meron kang account, may savings account ka sa bangko, ask mo yung teller o yung mismong nandun sa isa sa mga staff nila doon. Paano ba mag-auto-deduction, di ba? Minsan nga yung mga bills natin, naka-auto-deduct na siya. Yung Meralco, Globe Broadband, PLDT, kung ano pa man ang binabayaran mo, naka-auto-deduct. So, gawin mo ding auto-deduct yung emergency fund mo. So, every time na sweldo ka twice a month, dinideduct na doon sa sweldo mo
yung 1,000 or yung 500. So, depende sa kaya mo. Okay? So, para hindi mo na, hindi mo na isip-isipin ba na, nakalimutan ko mag-alat para sa emergency fund. Okay? So, mas maganda yun, naka-auto-deduction. Okay? So, hindi mo siya gagamitin pagkakain ka sa labas. Hindi mo rin siya gagamitin para sa manicure, pedicure, o pambili ng bagong sapatos. Talagang strictly for emergency fund only. So, number 3 naman tayo. Cut down or spend less. So, ito yung cut down on expenses. Okay? So, bakit natin kailangang mag-cut down on expenses? Kasi, syempre, instead na i-alat natin yung para sa emergency fund, napupunta kung saan-saan. For example, ang lakas mo mag-load, instead na 100 peso load a day ang ginagawa mo, gawin mo na lang 30 pesos o kaya naman 50 pesos, di ba? And then yung another 50, ihulog mo sa emergency fund. Okay? Para naman makasave ka ng 50 pesos a day. Malaki din yun, di ba? Aside from that, yung kain-kain sa labas, kung every Friday or every weekend, bali 4 times a month kumakain ka sa labas, gawin mo na lang once a month or twice a month, di ba? So yung pera na ikakain mo sa labas, ibili mo na lang ng masarap na ulam and then lutuin na lang sa bahay. Okay? So buong pamilya pang makakain, hindi lang ikaw. Okay? And for pedicure and manicure, instead na pedicure ka every week, meron kasing ganun eh, di ba? Na halos linggo-linggo gusto bago yung yung pedicure niya, yung manicure niya. So, pwede namang twice a month na lang, di ba? Kasi, syempre, ang priority natin dito ay makapag-save tayo for emergency fund. Okay? Kaya, isip-isipin natin yung mga bagay na pwede natin pagkuhanan ng pampuno sa emergency fund. Okay. Number 4. Save coins and change. Yung iba ayaw ng tumanggap ng coins, di ba? Pagka ang sukli nila, ang isusukli sa kanila ay coins, yung tig-bibinchinko, ayaw nang tanggapin, di ba? So, sayang din yun kasi pera pa rin yun eh. Hindi mabubuo yung piso kung walang benchinko. Diba? Yung 25 cents na talagang hindi na halos tawag dito, tinatanggap kahit ng bata, pabaunan mo ng 10 piso na tigbibenching ko, baka ibalik pa sa'yo. So, ilagay lang natin sa isang jar, punuin natin siya, lahat ng mga coins natin, lahat ng change, mga bariya, mga sukle, pagsamasamahin lang natin doon, hanggang sa makaipong ka ng marami. So, pwede mong pagkuhanan ng emergency yon, as emergency fund, okay? Kung talagang, for example, gabi, hating gabi, bigla kang naubusan ng cash, tapos sumakit ang tiyan mo, nagkumukulo yung tiyan mo, kailangan mong bumili ng gamot, na since malapit ka sa butika, hindi mo na kailangan lumayo, pumunta ng bayan, mag-withdraw. Kung meron ka mga ganitong klase ng emergency fund na nakatabi, di ba? Madali para sa'yo. Okay? So, number 5, set aside cash gifts and bonuses. Okay? Ito, madalas to pag Christmas, di ba? Nakaka-receive tayo ng mga cash gifts, yung mga pamasko na binibigay sa atin ng kung sino man, mga, for example, kung empleyado ka, minsan yung mga customer nyo, mga kliyente sa companies, minsan nagpapamudmud ng pera yan. Yung ibang mga politiko, nagpapamudmud rin ng minsan tiga 100, 200. So, depende, di ba? So, instead na ikain mo sa labas dahil Pasko, masaya, ipunin mo na lang, di ba? Higpitan mo ang hawak at ilagay mo sa emergency fund. Total, hindi mo naman siya kinita, hindi mo naman siya pinagpaguran, di ba? Sayang naman kung wawaldasin mo lang ng pag ganun-ganun lang din.
Diba? Kasi ang hirap maghanap ng pera, sa totoo lang. Especially kung wala ka namang trabaho at wala ka rin inaasahan kundi sarili mo lang. Tapos, meron kang isang income stream lang ang inaasahan mo, especially kung empleyado ka, employee ka, yun lang inaasahan mo. Napakahirap kung wala kang emergency fund. Okay? Number six na tayo. Do a garage sale. So, dati hindi uso to eh. Nadidinig ko lang to sa kamukhang sa ibang bansa, sa Canada, sa US. Mahilig silang mag-garage sale na talagang makikita mo lahat ng pinaglumaan nila, lahat ng mga hindi na kailangang gamit from mga damit, kasangkapan, halos lahat ng makikita mo sa bahay na talagang gustong tanggalin nung may-ari, eh ginagarage sale, di ba? So, isang source yan para panggalingan natin ang emergency fund. So, kung meron kang mga bagay na hindi mo na kailangan, gusto mong magpalit ng bedsheet, gusto mong palit ng mga tables, mga mugs, o kaya kung ano-anong mga sapatos, yan, mga dress. Pwede rin, kung gusto mong magpalit ng asawa, pwede rin i-garage sale yan, di ba? So, joke lang. Pero kung pwede nga lang, di ba? Lalo na kung di kayo magkasundo. Na sa tingin mo, pinagsawaan mo na, ayaw mo na, nakailang beses ka lang isinuot, pwede mo siyang i-garage sale, di ba? Ito yung mga sinasabi mo, pre-loved items, di ba? Medyo pinaganda ang tono. Okay? So, ngayon, usong-uso na yan, kahit sa bahay lang, kung malapit ka sa talipapa, maglagay ka, garage sale. Okay? So, makikita mo, magpupuntahan yung mga kasamahan mo, yung mga kamag-anak, kapitbahay, at kung sino mang makakakita. Okay? And, number 7, set aside your vacation budget. Okay? Ito, parang naging habit na ng mga Pinoy, basta medyo malaki ang kita, medyo malaki rin ang gastos, di ba? Dahil, sinasama na nila yung vacation nila in 1 year sa budget, di ba? Eh kung taon-taon naman, tapos international pa yung iyong bakasyon, eh tapos ilang kayo sa family, medyo mabigat din yun sa bulsa, di ba? Kahit na kumikita ka na limpak-limpak na salapi, medyo sabihin natin kung hindi mo man maramdaman, sayang, di ba? Kasi malaking ano na yun eh, malaking bagay na yun para sa isang taong mahirap. At saka ano na, kumaga kayamanan na yun na isang taong wala talaga. Okay? So instead na ganon, every year, so mag-ano na lang kayo, yung uso ngayon, staycation. Yan. Mag-invite ka ng mga friends sa bahay, maghanda ka ng konti, yung mga gusto mong lutuin. Lutuin mo sa bahay, and then yung family, tapos konting friends, yon, salo-salo sa bahay, di ba? Konting kain-kain kayo, kainan sa bahay, habang kwentuhan, so pwede na yun. Di ba? Mas makaka-menos ka, makaka-save ka ng malaki. Kaysa sa mag-abroad ka, o kaya namang mag-mall hopping sa Hong Kong, or sa Thailand. Diba? Masyadong magastos. Okay? So, sana may natutunan ka sa aking short video tutorial. And kung gusto mo pang matuto ng ilang tips sa kung paano tayo mag-iipon, kung paano mag-save, mag-invest, at mag-put up ng negosyo. Okay? So, i-comment mo lang dyan para gagawin natin yung video na isasuggest nyo. Okay? So, hope to see you again for another video tutorial. And thank you for watching. Bye-bye. See you soon. God bless. Peace.